Kasi bakit? Ay, tanong kumana ng palataya kaya yan. Kasi sa totoo lang, wala naman tayong problema kung wala tayo sa banal lupa, sa lupa, sa ibang lupa. Mas better kung may ano tayo. Basta yung bahay na yon ay nailaan mo sa tamang pundasyon na ginamit mo. Okay lang yung mga problema. Kaya ako sabi ko sa sarili ko, hindi, ma, ako hindi ako naiingit mo. Wala man tayo bahay. Sapagkat ang aking bahay ay mula, ay kung alam ko science, sabi ko, sa kanya kay Stiros, maaari kung wala tayong bahay sa lupa, may bahay tayo sa lupa. Amen? Amen. 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 So, ito lang ang pinaka-important sa tanda natin. Bakit? Sabi nga, sa mga kasulatan, nung bumabas si Jesus Christ, siya ay anak ng Diyos, ngunit wala siyang matigutan. See? Oo, kasi bakit? Hindi naman po talaga napaka-important yung matala na bagay. But, kailangan talaga natin. Ngayon, sabi ko nga, kung ang mas better naman natin may bahay, pero kung may bahay nga. Sa palagay ko kaya, may bahay na magaganda, magagara, may bahay kaya nga sa langit. Yun ang tanong doon. Tayo naman kasi, bilang mga naglilingkod, sure tayo na may bahay tayo sa langit. Sapagat nangakuan na siya tayo sa atin. Amen? Sino yung nakagandahan sa atin? Hindi naman, tuloy, hindi naman importante. Alam mo kung ano pinaka-importante sa atin sa ibaba ng mundo? Of course, kailangan natin yung masiso. Natural yun. Diba? Kasi yun ang gusto natin. Ang pinaka-importante dito sa ibaba ng mundo ay mayroong kang pananampalataya, mayroong kang kaligtasan. Amen? At mayroong kang nare-receive na biyaya. Amen? Ano yung mga yung masaganang biyaya? Limpak-limpak nga sa latin mo. Kaya sabi ng Jesus Christ, huwag kayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa, kundi mag-ipon kayo ng kayamanan sa lahat. Hello? Nakukuha ba natin? Okay lang yun kung minsan nagkakagalit tayo. But, ibig sabihin, nagre-respeto lang. Nagre-respeto lang tayo sa isa-isa. Amen? Kasi ang mali, hindi pwedeng ituturitin natin, di ba? Amen? So, ganun ang buhay natin sa mundong ito. So, ayon sa pag-ahayo, hindi na kailangan magdala ka ng lalagyan ng pera, balot at sandalyas. Ibig sabihin, kung titingnan natin, kung nababasa natin ito, hello? Eh, sila po ay mga nakayapa. Sabi niya, huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balot at sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. So bakit? Ito ang nais ng Diyos. Ang sabi niya, huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa kanila. Amen? So yung sabi, may purpose ang Diyos, may purpose ang Diyos sa mga lingkod niya. Amen? Kasi kung minsan, tama nga naman, kung minsan yung pagtigil mo, no? Kasi sa pagtigil mo, sa pag-ipituituan mo, bigla na may kumuminto ko ng kabalas luga. Tama nga naman, di ba? Ibig sabihin, hindi yun ang nais ng Diyos. Kaya kung gusto mo itusan ka ng Diyos, kaya katulad din sa atin, kaya pag inatusan tayo, tuloy-tuloy tayo. Huwag na tayo magpipag-huntahan sa iba. Amen? Okay, next. Ano pa? Sabi niyo sa verse 5, papasok niyo sa inyong alinmang bahay, pagpasok niyo sa alinmang bahay, sabihin nyo na ninyo, maghari nawa ang kapalapaan sa bahay. Amen. O sanayin nyo ang kapayapaan. So ito ang dapat nating malaman sa buhay natin. At kumbaga ang bahay ay parang sinabi, binabasbasan nyo. Sabi ito, maghari nawa ang kapayapaan sa na ito. Na ito. Sabi nito sa ibang malalim Tagalog, kaya sabi, binabasbasan nyo namin ang tahanan ito. Kaya ang tahanan ito o ang tahanan ng bawat sa atin ay sadyang pinaspasan na ng ating Panginoon sa Diyos. Amen. 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 Yes. Kahit hindi mo mga lingkod yung kasama natin sa loob ng bahay, pinaspasan bakit? May naglilingkod sa loob ng bahay. Oh, may naglilingkod sa loob ng bahay. Kahit isama sa kanila, pinabasmasan talaga ng Diyos. Amen? Nakukuha natin? Okay, next. Tuloy-tuloy tayo. Kung may ibigay sa kapayapaan na nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang pagpapaspas. Kung yung pinapasukan mong bahay na hindi naman talaga at ayaw tanggapin ang kapayapaan, sabi niya, ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang pagpapaspas.
So yung pagbabasbas mo sa isang tahanan na ayaw kayong tanggapin, babalik sa inyo. Sige, mawawala sa kanila yung blessings. Amen? Alam mo bakit? Ito, bakit? Hindi ba kayong tataka bakit maraming pamilya na nabubuhay na iba't-ibang tsura ng mga kapansanan? Hello? Ako marami ako nakikita sa FB. Alam mo, nagpasalamat ako sa Diyos. Nung nakita ko yung anyo ng isang bata, nakita ko yung tsura ko na. Talagang balat at muto na. Hindi ko lang yung tinitigan. Naalala ko bigla na ang tsura niya parang siyang bayat na gagamba yung mga lalaman niya. Ang yung ko naging gano'n. Bakit? Sa totoo lang, bakit ako din ako magtataka kung bakit naranasan ko yun? Ang yung ko. Kasi ang magulang ko noon, talagang madaling araw, sadyang nananalangin siya. Harap niya yung riborto. Kasi alam mo ba talaga, sadyang may supa talaga yan. Sabi niya sa ika-apat na salin dahil. Kaya ngayon, sa ibang pamilya natin, sa side ng ating mga pamilya, kamag-anak, bakit mayroong ganun? Kasi isa yun sa mga nakaranas sa sumpa ng Diyos. Kasi wala ang Diyos na inilalang na para magkaroon ng kapansanan. Nakita mo yun ngayon sa iklim? O, napalun natin, no? Isang bata, taga saan yun? Taga probinsya, no? Alam mo ba kung saan yung nakaharap yung ano? Yung dyan niya? Makinig kayo. Nakaganito siya. Ang liig niya, hindi, ang tiyan nata sa ilalim, ay hindi, tama. Ang tiyan nasa ibabaw, yung liig niya nasa kapila. Yung ulo niya. Alam mo, nag-aaral niya yun. Nakakatuwa. Gumagapang siya. Yung parang kawin nagbabackstroke na naglalakad. Katulad nyo, parang yung pag-umulos kayo, no? Nawa ko sa tsura nyo, sabi ko, kami nga mission na nakakaalam niyo kung bakit niya nangyayari. May mga dahil ang kasalatanda natin, no? Nakatanda natin, may mga purpose, may purpose ang Diyos sa bawat isa. Ngayon, kung may nangyayari sila, may dahil ako bakit. So, kaya akong sa kanila, akong sikutulan, para maputol yung sumpa na yun. Bakit po sila lumapit sa Diyos? Sa mong sari, nakikita natin na pinupost sa mga FB na kung saan ay may mga rin silang mga kapansanan. No, kung mga na-aksidente, kayo na ko sa kaibigan na pababaril namin na meron sa ating wala kung ano-ano na yun, na-aksidente sa motor, nakakumpay ng dalawang buwan na, may isa sa akin na. Tulog, sabi ko, wala akong na-advise, kundi na panalangin ko yung magalingan, hindi, tinuro ko si Turpo. And then, sabi ko, magtiwala kayo sa Diyos. Amen? Amen. So, ganun dapat tayo, no? Tayo inutos, sinubo ng Diyos sa lupa, upang tayo ay magpatuloy. Amen? Sabi niya, kung may ibigin sa kapayapaan na katanoon, tanggapin ninyo ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang aking pagmasas. Ito po, no? Mayroon ng biyaya, nawawala pa. Amen? Oh, ano pa ang mga sinasabi dito? Pakituloy kayo sa bahay na yun at huwag kayo magpaglipat-lipat ng pinatuloyan. Kainin ninyo at inumin ang inuman. Ihahain sa inyo sapagkat ang magagawa ay sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. See? Amen. Pinakita ninyo. Ano yan? Ano sabihin ako sa inyo? Kailangan mangyari yun. Ay, patuparal. So, yung ang sabi niya, makituloy kayo sa bahay ninyo at huwag kayong kalipat-lipat. Mga, kung halimbawa may isa kayong bahay na pinatuluyan, at yun ay tinanggap naman kayo, sabi niya, sabi diyan, kainin ninyo at inumin ang anuman iaahit sa inyo. Sa inyo sabi niya, sapagkat ang mga gawa ay karapat-dapat na tumanggap ng biyaya. Kaya yun siya natin yung saving grace. Kanina. At talaga naman na ang lingkod talaga ng Diyos ay nagtumatanggap talaga ng biyaya mula sa Diyos. Kaya yun ang betula rin, receiving grace na talagang magtatanggap siya ng biyaya mula sa Diyos. Na kung saan binang yung tao, yung tahanan, yung kapalok siya. Sabi nito, huwag kayong palipat-lipat ang tinuturuan, kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo. Sapagkat ang magagawa ay karapat-dapat sa mga
Amen. Correct. Pagpasok niyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin niyo ang mga biyahe sa inyo. Okay, next. Pagalingin ninyo ang mga may sakit. Doon at sabihin sa mga tabaroon, malapit na sa inyo ang kayaan ng Diyos. Amen. Pero pagkakan natin ang Diyos. Amen. So, sabi niya, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga tabaroon, malapit na sa inyo ang kayaan ng Diyos. Okay. Yun ang tinatawag na anointing. Amen? Na kung saan mula sa Diyos, healing. Yan, kagabihan ng tao. Sabi Jesus Christ, pagalingin ninyo ang mga sakit doon at sabihin sa mga tagaroon, malapit na ang mga kaya. Malapit na sa inyo ang mga kaya. Sabihin, nalalapit. Sabihin, may posibilidad na kayo, ang tao nito ay maligtas. Amen? So, kailangan talaga na gawin natin ito. No? Sa buhay natin. Ganda, di ba? Sabi niya, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga tagaroon, palapit na sa mga kaya. So, mayroon talaga na tinatawag na mula sa Diyos na kung saan ay mayroon ang anointing sa buhay ng tao. Tinuturuan o nakikinig ito. Kaya nga sinabi niya, malapit na sa inyo ang kaya ng Diyos. Meaning, kapag tinagapos si Jesus Christ, hanggat hindi pa niyo nanunuhan at pagdating ng panahon, yun na paglaan si Jesus Christ, yun, na-receive mo na ang kaya ng Diyos. Kaya sino man tumanggap kay Jesus Christ, natatanggap na talaga ang kaya ng Diyos. Nalala ko tuloy si Elia. Ito na naman ako. Nalala ko si, ano, si Eliseo, yung tatintaan. May bulagin na nagtanong, magandang tanong niya. Bakit hindi mo kayo na bakit hindi kayo naniniwala sa sarili na kayo iligtas pa? Nagalit yun. Sino ba ang pastor mo? At parang hindi ka lang ano. At hindi mo na unawaan. Parang tinama sila sa iyo. Totoo naman talaga eh. Alam mo kung ako nagtanong doon? Paano kung limpo mamatay ka ngayon at sinabi mo hindi ka ligtas, hindi ka maliligtas? Yes! Paano kung maliligtas na hindi mo sinabi mo na hindi ka ligtas? Paano kung pumano ka sa oras na iyo? Hindi ka pala ligtas? No? Amen po ba? Amen. Pagkakinig pa tayo? Amen. Okay, sabi niya, pagkakinig ninyo mga masakit doon at sabi ko na ganoon, malapit kasi yung kaya ng Diyos. Okay, next. Verse 10, ngunit pagpasok niyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa mga lansangan nito. At sabihin, pati ang alikabok ng inyong mga bayan ay dumikit sa aming mga paa ay inaalit namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatanda ninyo, malapit ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, may pababala para sa mga taong ayaw tanggapin ang kanyang mga lipot o ang kanyang salita. Okay? Ginawa na ng mga paraan ng Diyos upang kung paano paniwalaan at tanggapin ang Diyos. Sabi, pati ang alikabok ng inyong bayan ay dumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang pabala. So, alam mo ito, sumpa ito eh. Sumpa ito kung paalala sa ito. Sumpa ito, kapag pinagpag ang alikabok ng dumi ng malito ng Diyos, may lagim na mararanasan. Kaya huwag kayong magtaka, dati sa aming lugar, ah, hindi ko alam bakit marami ko ang pagkita. Kasi marami dito ang malito ng mga sa diba, hindi kami pagmahal na araw. Anong ginagawa nila? Diba? Hindi nila ginagawa ito ang kaluuran ng Diyos. Ang kalooban ng tao ginagawa nila. Akala ba nila na sinasabi nila sa sarili nila porkit at pinintensya sila, porkit at pasan sila ng cross. Ligtas sila at ginagawa nila lang gusto nila taon-taon alam na maliligtas sila. Mali! Mga mangmang yun sa totoo lang. Kasi bakit? Kasi kung nagpasa ng banal na kasulatan yun, naiintindihan nila. Ang katawan ay hindi nila ang parusahan. Ito'y tapos na ginawa nila ang ating Panginoon sa Kristo. Okay? Kaya dito sa lugar ninyo, sa atin, pasimple-simple lang dito, pero marami rin mga umakit na sa lugar na. Naaano ko na, kumbaga na, di-discern ko na sa dyan, ang lugar nito, kung simple mo lang yun, sa security guard sa Euler ba yun? Na kung saan nakipag, tinanong lang siya ng security guard, huwag mo iparada yan sa harapan ng aming, ano? Eh, hindi na kinig yung ano. So, meaning, doon sa lugar dito, doon sa halira ng mga presbyter, may pangkulang kulit niya.
sabi yung pag-uwi ng tao ng sikapitan na yung pinatay. Kasi, pinatay nila yun. Hello? Ah, naka-relate ba tayo? Okay, so yun, makinita ninyo. Kaya sinabi rito, pati ang malikot sa inyong paaya, na ginigil ka ang mga paari na alis namin bilang pagwala sa ito. Pinagpagyur. Ako may pinagpaganap ang bahay dito eh. Hindi ko alam po anong benda. Pero nakita ko ngayon ang buhay ko ngayon kung sa hindi niya ng taong sagana. Pero ang gawa niya, hindi nasagana. Alam ko ano, kaparusahan. Alam ko yung mga kumbapangigil. Meron akong pinagpaganap bahay ng aking pa. Nabubuhay sila, pares na lahat. Nabubuhay dito. Nabubuhay sa lugar ng arayan na ito na nagsasama pares na lahat. Mente, nandun sa kanila sumpa. Hindi na mawawala yun. Kasi naalala ko nung papatuturo ako ng songs mula kay Dolmoy. Sabi niya, ba lang si Dolmoy, ano yun na. Yung sinilip niya, kasi kilala rin si Dolmoy, isang singer na talagang kilala sa buong mundo, na magaling kumanta. Kaya nagtaka siya, bakit praise and worship ang pinakanta. Kasi si Dolmoy, tinanggap na magaling yung suspect niya. Pero hindi ko alam, kung ito ngayon, pagamat hindi ko naman nakikita, ay bumalik ata sa pagiging katoliko. Wala ko tutuloy. So, hindi ko nga dapat paniwalaan kasi hindi pa nakikita pa. So, na nakita niya yun, bigla siya kumalis na para hindi niya matanggap ng awit mula sa langit na hindi niya matanggap. Now, ang pinatanggap niya yung katulad niya, yung pinakasawa niya. Okay? Sus! Sinasabi ko na, habang nasa lupa pa ang ibang tao, tanda natin, may mga tao na hinatulan. Hindi pa man sila namamakay, ngunit may mga hinatulan sa kanila. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Kaya sabi niya, ngunit pagkatanda ninyo, malapit ang karyera ng Diyos.